Yan, sa lahat po ng kasama dito sa online Zoom na to, no? So good morning sa inyo lahat. More power and more blessings sa atin lahat. So unang yung unang pag-approach pa lang sa akin ni upline nyo is syempre hindi natin matatanggihan 'yan dahil kung inyong naaalala po, ang kanyang asawa po si Ka John Mac is naging isa rin po sa mga mentor ko nung una nung nag-i-start ako rito sa M Global, sa Empowered Consumerism. Kasi hindi naman talaga online agad kami nagsimula yung grupo ko. Actually, offline din kami. So kami rin yung grupo na halos on and off na kasi sa hirap talaga ng offline. Dahil first time ko po na nag-join sa isang networking company at ang nag-invite sa akin, kapitbahay ko, naka-churchmate din namin, tapos magbubuti pa siya. So parang ano, parang ang hirap-hirap para sa amin na lalo na para sa akin na hanapin yung success ko, di ba? Although naniniwala na ako sa network marketing lalo na nung nakatin ako ng mga seminar kasi parang dito talaga ako na educate na sobrang ganda talaga ng networking kasi nung una produkto rin ako ng kumbaga, negative din akong tao sa lugar namin. Okay lang ba, upline check, pakita ako ng picture ko? Ayo po, naka-open na po yung share screen. Yan. So, ipakita ko lang po sa inyo yung aking picture nung nagsisimula ako dito sa AIM Global and sa Empowered Consumerism. So, pakita ko po sa inyo. Yan. Ito po yung dati kong picture. Ito po yung pagka-join ko sa Empowered Consumerism. Ayan na po yon. So, kasi sabi ng upline ko, rap maganda, pagka hahatawin mo tong business na to, i-attract mo, magkakakotche ka na. So, pinicturan niya ako dyan sa may kotche na yan. So, yung kotche na yan, nasandalan ko. Garay kasi namin. So, ano yan? X-taxi. So, basta nagpa-picture ako, basta kotche. Diba? So, para meron akong pang-profile sa Facebook. Then, ako po itong ano, kung nakikita nyo, yung may square na pula. Then, ang nag-invite po sa akin, kung nakikita nyo yung katabi ko na kulay, na naka-color white na t-shirt. So, hindi ho yan yung nag-invite sa akin. Yung katabi niya po. Okay? Ang pangalan po na nag-invite sa akin is si Upline Loreto Amil Jr. Isa po siyang magbobote. And kapitbahay ko po yan. And ito po, mga tropa ko. Ayan, sila Carlo Calios. Ayan po, yung kulot na sobrang payat na yan. So, yan po yung mga kaibigan ko. Then, pagka-join ko, eh gustong-gusto ko talagang yumaman at gustong-gusto ko maging successful. Unang tanong ko sa upline ko, upline, ano bang dapat kong gawin? So, nilinaw niya sa akin, sasabi niya ganun, dapat maayos yung mindset mo, maiba yung mindset mo, attend ka ng training, attend ka ng mga seminar. So, sabi ko sa sarili ko, kung yun ang magpapayaman sa akin, no choice ako, a-attend ako kahit ilang seminar at training pa yan. Ayan po yung mga picture namin nung umaten ako ng mga training and seminar. And alam nyo po ba, ang laking tulong po ni upline John Mac sa akin kasi isa siya sa nagmo-motivate sa amin, lalo na pag gabi na, nag-network ako sa gabi. Kasi kung hindi nyo po natatanong, dati po nagtinda ako ng flyers ng CD sa office para lang makasurvive. Okay? So si Ka John Mac, isa po yan sa nag-mentor sa akin, isa yan na sa nagpapalakas sa akin na magtuloy-tuloy lang. And anyway, yun nga, so hanggang sa natuklasan namin yung online, ayan, ang unang nakakuha ng online sa amin is yung upline ko. Tsaka sila May Teresita Boxit, sila Pati Mabalin. So sabi ko nga, dito sa Empowered Consumerism, kopya-kopya lang naman dito eh. So, hindi bawal mangopya rito. So, sa school, pagka magaling ka mangopya, bagsak ka. Dito, pagka magaling ka mangopya, payaman ka. Ganun siya kasimple, guys. So, ang ginawa ko, kinopya ko lang lahat ng online system ng mga upline ko. And mas, parang mas in-enhance ko pa, mas inayos ko, mas ginawan ko ng sistema, ginawan ko ng platform. Yan. So, ang nangyari po, guys, dito ko nakuha yung una kong result. Yan po yung motorsiklo at saka second na nakotse. Yan. Sumunod po dyan, guys, ito po, Montero Sport, pangalawang resulta ko po. Nung time na to, nung bumili ako ng ano, ng Cherry QQ, second na kotse, inspired po ako niyan sa BMW ni Kuya John. Yan. So, kaya ang ginawa ko, bili rin ako ng sa akin, second hand. Tapos, anong nangyari yan? Second car ko is Montero Sport.
Yan po, third car ko po is Toyota Fortuner. Yan, ito po yung una kong niregalo sa asawa ko. Imagine, ang asawa ko po, dati lang po siya nagtitinda ng gulay sa palengke noon. Okay? Pero ngayon ang asawa ko, ito na yung dinadrive ng ano, Montero Sport. Yan. So, meron din siyang Montero Sport ngayon. And dito rin po sa Empowered Consumerism, dito po kami nakapagpatayo ng bahay. Okay? And sobrang daming blessing kasi hindi lang kami mag-asawa yung na-bless talaga. Sobrang ang dami ng distributor dito na bago buhay. Pag tinignan mo mga simpleng tao lang gaya natin na nagtiwala, naniwala sa kumpanya, naniwala sa upline. Ngayon, ayan po, sobrang daming core achiever under my team. And yun nga po, this ano lang, yan, dito rin po ako nakabili ng aking una kong sports car, yung De Genesis. Yan po. And syempre, itong ECQ, nasundan po yan. Yan. So, buwan ng ECQ mula March, yan, 3 months ko po naipon, 3.5 million. Sakita ko sa pangalan ko pa lang pero pa yung sa account ng asawa ko. So kumita ho kami ng 3.5 million. Binili ko po siya ng brand yung Ford Mustang. Diba? Hindi ko naman sinasadya yun. Nagtataon lang na talagang wala pang COVID. Gusto ko nang bumili ng Mustang. Gusto ko nang mag-loan. Actually, dapat mag-loan lang ako. Pero nung nakita ko, nung hinataon namin ng ECQ, so hindi rin ako makapaniwala na kaya pala siyang bilhin, no, ng cash. And yun po yung maganda sa atin na dito po sa Empowered Consumerism na pagka talagang ginusto mo is kaya mo. And kinakailangan lang talaga determinado ka sa gusto mong maabot. Kinakailangan lang mas dobling sipag ka sa gusto mong marating. So simple lang kasi ano nga eh, sabi ko nga ako isang konduktor lang ako ng jeep. Diba, sanay ho akong bumiyahe, sanay ako mag-commute. Sanay ako sumabit sa jeep, sanay ako maulanan, sanay kami sa gutom, sanay kami sa hirap. Sabi ko, kung ito yung magpapayaman sa akin, Empowered Consumerism, kung ito yung negosyong babago sa buhay namin, kaya kong tiisin lahat eh. Diba? Kaya kong tiisin para sa asawa ko, para sa mga anak ko. And syempre, kaya kong magtiis para sa magulang ko. Diba? So, and nakakatawa kasi ano eh, ang dami rin nag-reject sa akin nung una. Dumaan ako sa maraming discouragement. Dumaan ako sa matinding mga pagsubok. Yun nga, para lang makasurvive dati. So, nung nag-offline pa kami, para lang makaati ng NDO, ng training, makapunta sa head office. Kasi hindi pa uso online dati eh. So, kinakailangan ko pang magtinda ng CD, ng flyers sa head office, magtinda ng tarpaulin. And yun nga, pag nakikita ko si upline John Mac, nagpapacharge ako kasi ako yung distributor na laging nadidrain. Ika nga, di ba? So, very thankful naman tayo kasi napaka-healthy ng cross-lining dito sa Empowered Consumerism. And sino ba naman ako para tumanggi, di ba, sa grupo nyo? And para sa akin is napakalaking privilehiyo rin to na makapag-mentor sa inyo at makapag-share syempre ng mga idea about sa online, about sa kung paano namin ginagawa yung online marketing namin. Okay? So siguro upline chi eh maganda po is makapag-entertain tayo ng mga question kasi baka mamaya alam niyo na salita ako ng salita rito, 'di ba? Tapos yung pala yung mga i-discuss ko is almost alam na nung mga leaders dito or ginagawa na. Mas maganda siguro kung kayo is sumahataw ngayon sa online, baka may mga question po kayo about sa online. Is yun naman po yung ating sasagutin ngayon. Okay? Yun. So, thank you very much po, Kuya Raffy. Kahit ako nababaliw ako doon sa mga pinakita mong pictures. So, ayan. So, actually, ang gusto mangyari ngayon ni Kuya Raffy, let's be specific with our, yes, kung ano yung kailangan natin, kung saan tayo nahihirapan when we are doing online. Para at least directly ma-address niya na po yung ating mga concern. Para mas, kumbaga, mas straight to the point yung ating pong discussion. So, if any of you po yung ongoing na po sa paggawa ng online marketing, baka may mga na-encounter kayong difficulty or whatever that you would want to ask Kuya Raffy para po ma-address niya po yung inyong question or yung inyong pong concern. So, who would like to ask the first question po? Ito, Kuya, may nag-chat. Taka lang ah. From Sir Ivan, what foreign markets have you tapped na nakapag-expand na po kayo?
ano ibig sabihin ni Kuya? Medyo mahina ako sa English eh. Baka po ano, countries. Countries, ayong countries daw. Countries. Specific. But, siguro countries. Po, first of all, Kuya, ano po ba ang tinatarget nyo when you're doing online marketing? Kapwa Pilipino rin po ba? May specific po ba na, ano ba, OFW ba sila? O mga residente ba sila? Okay. Sige po. Nung una, actually nung una, nagpo-focus kami sa OFW lang nung una. Nung una kami yung nag-online marketing kasi nga, walang pandemic nun eh. Diba? Nung una kasi, ang mga open-minded lang talaga halos sa network marketing, ang makukuha natin mga open-minded OFW kasi sila yung mga gusto nang umuwi para magnegosyo na lang rito. Ang problema, walang pampuhunan na malaki, di ba? Sila yung mga gusto na mag-for good, wala namang OFW na gustong tumanda habang buhay sa ibang bansa. So sila yung market namin nung una lang. Pero alam nyo ba, nung panahon ng pandemic, pinabago ko yung strategy namin. Kasi, bakit? Kasi panahon ng pandemic, lahat nasa bahay, lahat naka-online, and lahat halos na-educate na hindi pala tayo pwedeng umasa sa trabaho lang namin. Trabaho lang natin, di ba? Kung employment sila. So, ang ginawa namin strategy, nag-online kami, nag-target kami ng volume ng pay-in eh, nung pandemic. Kasi nga, challenge ko yung buong grupo ko na walang labasan. Walang labasan ng bahay, walang labasan ng online hub. Lahat tayo hahataw kasi lahat ng prospect naka-Facebook ngayon, lahat ng tao nakakulong lang sa bahay, either nanonood ng Netflix, ng TV, or nakikipag-bonding sa pamilya, or nagpe-Facebook. Tama ba? So, kaya ang ginawa namin strategy, inalis ko muna yung OFW lang. So, ang ginawa namin, lahat market muna. Kasi lahat gusto naman kumita through online eh. Diba? So, lahat yun. Kaya, mapapansin nyo, ang dami namin pay-in, mapa OFW or local. So, ganun po siya. Foreigner po, hindi po ako nagpapaprospect agad, lalo na sa mga baguhan. Hanggat maaari, iwasan nyo muna yung foreigner. Depende po sa inyo kung talagang sanay na kayong makipag-usap ng foreigner. Pero, para po kasi sa amin, pinapaiwasan ko muna bakit po. Kasi mga tao ko, kinakailangan matuto munang sa skills nila ng pakikipag-usap, skills nila ng prospecting, gumaling muna sila. Kasi ang hirap, kung hindi ka pa nga, kung kapwa mo nga Pilipino, hindi mo pa ma-prospect ng tama or hindi pa ganun kataas yung skills mo, tatalong ka agad sa foreigner. So para sa akin, puro all Pilipino muna, kahit local and international, basta naka-online ngayon, prospect po tawag dyan. Diba? And kamukha po sa amin, alam niyo po ba, ang dami kong mga recruit dito na mga kabataan, mga nag-aaral, diba? Eh walang schooling ngayon, so online ang schooling. So ang ginagawa ko, yung mga kabataan na may hilig mag-online, sila yung pinag-online ko ngayon, sila yung tinuturoan ko sa Facebook marketing. And nakakatawa kasi, ang ganda ng feedback ng magulang, kasi yung mga bata ngayon kumikita, diba? Kumikita through online. So maganda po, I suggest, tatarget kayo ng market, lahat, basta online, as long as kaya mong kausapin, prospect yan. So, ganun po siya. Wala tayong pipiliin ngayon. Kasi, imaginein mo ha, kung mamimili ka, tapos yung kaibigan mo palang nandito sa local, ayaw mong prospectin, eh yung pala yung isang agila na magpapaputok sa'yo. Diba? So, kinakailangan ngayon is, lahat muna prospectin mo. As long as online sa Facebook, as long as nakikita mo nagla-like, nagko-comment, nagpo-post, tawag po dyan, prospect silang lahat. Ganun po siya. Yan, thank you Kuya. So siguro po going back na i-relate natin doon sa question ni Sir Ivan, sa ang countries na po nakarating yung iyong network? Sobrang dami na po ngayon. Opo. Sobrang dami na. Actually, halos lahat na ata ng country. Kasi ano eh, nagsimula kami online marketing 2011. Then, dumami talaga. Isa pa nga sa sinuggest ko kay Doc Ed, ibalik yung world map. Kasi doon ako tuwan-tuwa sa world map. Every time nagme-mentoring ako, ipinapakita ko. Alam niyo yun, appliance yung map sa DC. Ako yung kung nasa ang mga... yung may color red, may downline sa country na yun. Nakakalibang siya kasi lahat ng country halos meron na ako. Meron na akong total ng
180,000 downlines sa buong mundo, iba-ibang bansa po yun. May mga foreigner na rin po. And nakakatawa, yung mga foreigner na yun, na-recruit lang naman yun ng mga OFW nating kasama sa Pilipinas, sa ibang bansa eh. So kaya ako nagkaroon ng foreigner. Okay. So, siya. Ayun. Sige po kuya, thank you for the answer. Thank you, Sir Ivan, for the question. So, there's another question po. Sa prospecting po ba, do you do it manually like adding prospects or sending script? Or may ginagamit po kayo like boosting or chat? So, number one, wag kayong, sa amin manually, sabi nga nila, ano yun eh, may tawag sila doon na organic. Hindi po kami nagbo-boosting. Tapos hindi po kami nagsesend ng paulit-ulit na copy-paste. Kasi iwasan nyo po yun, mabablock po kayo ng Facebook. Pagka po nagsesend kayo ng copy-paste tapos paulit-ulit siya, ibablock po kayo ng Facebook, may encounter nyo po yun. So kami po is pure organic. Hindi po kami nagbo-boosting. And sa pamamrospect po namin, iniiwasan namin yung script. Okay? Kasi pag script ka, ramdam ng prospect mo. So hindi siya effective. Mas maganda po excuse me, gagamit po kayo ng nakikipag mamamrospect po kayo is gamit po kayo ng form, family, occupation, recreation, then yung gusto nyong message. Mas effective po sa amin yun, nakakausapin nyo po yung prospect natin. Huwag nyo agad isisingit yung negosyo. So marami lang po kami mamrospect everyday. Ang full-timer po namin, ang part-timer namin, binibigyan namin siya ng 5 prospect everyday. Kinakailangan, ang part-time sa grupo ko is nakaka-5 prospect everyday. Kailangan nyo rin po ng prospect list. Huwag nyo iasa sa inbox. Tapos, excuse me, ang full-timer namin, 10 prospect everyday. Okay? Malinaw, part-timer, 5 prospect everyday. Sa full-timer, 10 prospect everyday nakakausap. Hindi po OPP yun. Prospect lang po yun. Iba pa po yung presentation. Sa presentation kasi, depende sa kausap mo kung pwede mo nang presentahan eh. Pero nakapokus kami sa pamamrospect muna sa pakikipag-usap sa tao. Bakit po? Kasi aplenchi parang ganito siya eh. Kahit anong galing mo sa pagpe-present, o kahit sino pang pinakamagaling mag-present na video ang ibigay mo sa prospect mo. Once na ang prospect mo is hindi naka-open yung mind, hindi niya ma-absorb, maniwala kayo sa akin, magne-negative yun. Pero once na pinorm mo muna siya, kinausap mo muna, kinaibigan mo muna, kinuha mo yung loob. Tama? Minsan, pag magaang sa'yo yung loob ng tao, wala pa yung negosyo, magjo-join na eh. Nakuha nyo? Tandaan nyo guys, ang presentation ng empowered consumerism, sobrang ganda. Kahit ako, pag pinapanood ko hanggang ngayon, yung presentation nila, Upline Don Body, nila Tanya, nila Upline Jobs, pag pinapanood ko yung presentation, kahit ako, gusto kong mag-join uli eh. Sa dami ng benefits, sa ganda ng empowered, sa ganda ng products. Ano lang ang kailangan yung tandaan? Kinakailangan lang po, open na muna ang mind ni prospect bago nyo siya imbitahan. Marami kasi nagkakamali. Gustong umataw online, nag-online, tapos nagtatanong sa akin, Prof, bakit kami parang pag-usapan negosyo na, scene mode na lang, ina-unfriend na kami, pinakamalala, binablock pa kami. Diba? Pag tinatanong ko, ano bang ginawa mo kasi? Paano mo ba kinausap yung tao? Nag-hi hello ako, tapos kinamusta ko, tapos maya-maya, in-invite ko na sa business. Mali. Tama. Huwag nyo mamadaliin ang pag-perform at pakikipag-usap sa tao. Parang diba? Pag namumrospect tayo dito sa field, dito sa offline, hindi naman ura-urada agad eh. So, kinakailangan mo talaga munang i-form. Ganun din sa online, guys. Ganun din sa online. And maniwala kayo sa akin, pag open na yung mind niya, or pag magaang na loob sa'yo, pag nakiusap ka na, ay friend, meron pala kaming presentation ngayon, baka naman pwede mo akong pagbigyan kasi kinakailangan ko na may maisama sa presentation.
pakinggan mo lang, mga 15 minutes lang. Tingin mo, pag close kayo, hindi ang ganun. Hindi kayo hindi ang nun. And pag open yung mind nun, ma-absorb niya yung presentation, makikita niyo yung advantage at saka yung ganda ng negosyo. Imposible hindi mag-gol. Ganun po siya. So, kinakailangan lang talaga is bago niyo imbitahan yung tao, open talaga ang mind nila. Ganun po siya. Huwag niyo mamadaliin. Marami kasing nagkakamali, di ba? Ang daming ang kausap, hindi naman quality. Quantity lang. Di ba? So, excuse me. Ganun po siya. Baka mayroon pang tanong. Follow up. O, parang nasasayang kasi yung market kapag pag parang na-disappoint na agad sa una. So, it means you need to build rapport muna bago mo ipasok yung list. So, exactly. Nakaka-amaze lang Kuya Raffy kasi parang wala pala kayong ginagamit na specific script na pinapadala. Wala. It's all organic. So, talagang mm-hmm. it's all about dapat consistently may kausap ka everyday. No? Oo. That's kinakailangan right. Lang yun na marami kang prospect everyday. Kasi imagine ninyo, dagdag ko lang Apchi. Pag full-timer ka, lalo na ngayon, wala naman tayo trabaho lahat, consider nyo sarili nyo full-timer. 10 everyday. Sa isang linggo, 70 yun. Tama ba? Sa isang buwan, 70 times 4. Tama? 280 na po. Tapos, 280 na. Sa 280 na yon, sabihin mo na lang, 20 yung mapajoin mo. Malas ka nun. Or hindi ka magaling mag-online. Diba? Pag nasundan mo yon, ang dami mong prospect. Kaya nga po, humahakot kami ng pay-in. Ang sekreto lang naman, sobrang dami kasi namin prospect. Na hindi namin minamadali. Sa dami lang nila, dumadami, kumbaga numbers game nga. Diba? Sa dami lang talaga nila is, ang dami rin ng volume ng PE namin, ng mga positive na prospect namin. So, ganun po siya. No? Kinakailangan nyo lang talagang simulan. Halimbawa, kung hindi mo kaya ng 10, huwag mong biglain, 5 ka muna. Importante, yung kumausap ka ng tao, yung skills level ng pagkikipag-usap mo, tumaas yun na lang muna. Huwag mo munang habulin yung pay-in. Bakit po? Kasi ang pay-in, pag ginawa mo yan araw-araw, to follow po yan. Sa ayon sa gusto mo, magkaka-pay-in na kung magkaka-pay-in ka, pag unti-unti natututunan mo yung pag-online. Diba? So, ganun po siya. Kinakailangan lang kumausap na maraming tao. Numbers game po talaga. Apo. Sige po, may follow-up question po. Although yung question kanina ni Ate Joan and ni Tito Tori, I think nasagot na dun sa prior discussion. So, eto po, do we need to have a new FB account exclusive for prospects only? Or sa FB nyo po ba may traces ng EC or wala kayong nilalagay na pic about the business? Kasi may mga iba pong parang mga nagsasuggest na parang ganun eh. Mag-open ka na ba sa Facebook or... Huwag mo muna ilalagay yung company name or any traces na connected ka. So, in your system po, Kuya, do you do that? Or anong po bang strategy niyo sa ganyan? Sa akin, upline, hindi ko pinapagawa ng bagong Facebook account yung mga onliner ko. Kasi mas maganda po pag chinek yung Facebook nyo, legit yan, matagal nyo ng gamit na Facebook, mas okay po yun. And mas pangit po kasi pag sinurch pangalan mo, lumalabas, meron kang ilang pangalan, tapos ilang picture mo. Diba? So, hindi ho maganda kasi na marami kang account. So, parang meron kang tinatago. Para sa akin, ganun. Mas maganda kung ano yung original mong Facebook, yun na yung gamitin mo. Kailangan mo lang mag-sacrifice. Bakit? Kasi, yun dun nga, sa original na Facebook mo, dami mong iniisip na baka yung kumpare mo, kabatch mo, sabihin, nag-networking ka, nag-online marketing ka, di ba? So, kailangan mo lang talaga mag-sacrifice. Wala tayong choice. Gusto mo yumaman dito, gusto mo magka-resulta. Linisin mo yung Facebook mo. So, kung gagamitin mo yung Facebook mo na yung gamit mo na yan, linisin mo. Alisin mo yung mga negative posts. Ayusin mo yung Facebook mo. Di ba? Then, yun nga, ano pa yung isang tanong na iniisip ko? Yung... bukod dun sa kinakailangan ba isang Facebook lang. Ano pa yung tanong, Apchi? Kung naglalagay ka daw po ba ng, kunwari, logo ayun, na Facebook, nga pala. Anything about the business? Nung una, pwede. Kasi bago pa lang yung empowered. Pero ngayon, I suggest wag mo nang isasama sa
sa ano mo, sa profile mo. 'Di ba? Huwag mo na isama sa cover photo mo. Mas magandang i-cover, i-profile picture mo, number one. Kitang-kita yung mukha mo ng malinis. Sa amin ganun ang ganun kami profile pic. Tapos yung cover photo mo, kung ayaw mo ng kotse or ayaw mo ng magandang bahay, palitan mo na magandang quotation. Yung mga motivational ano. So tapos pwede naman yun eh, wag ka, depende kasi sa ano eh, sa target nyo eh. Pwede kang mag-post ng ano, ng mga pay-in. Pay-in na lang ang i-post mo, mga pera. Kasi, ano eh, para sa akin, ano, napaka-effective ng pera, ng mga remittance. Magpo-post ka ng maraming pera. Kami, kaya, marami kaming pay-in, ina-attract namin pera. Ang tao na-attract sa pera. Tanggapin na natin yan, di ba? So, para nakakahikayat. Pag nakita ng prospect mo na ang wall mo, punong-puno ng remittance, punong-puno ng mga packages, huwag na yung specific na product. Kahit mga puro paper bag na lang, puro package na lang. Kasi minsan kasi nagiging komplikado rin pagka masyado kang ma-post ng ano eh, ng products. Aliba, specific mo. Parang alabas kasi magbebenta sila. So, huwag ganun. So, maganda siguro bulk ng package. Tapos ang posting nyo, mga remittance, pera, almost araw-araw sana meron kayong posting ng remittance. Para once na background check ng prospect mo, sabihin niya, ay, grabe pala ito nag-i-invite sa akin. Araw-araw may remittance, araw-araw may transaction. Sobrang sipag niya. I'm sure masusupport ako nito. Diba? Kung sakaling mag-join ako sa kanya. So, kinakailangan ganun. Ganun tayo. Iwasan nyo muna yung, ano, yung logo ng company natin. And yung masyadong ano. Basta magka-idea lang sila na etong tao na to, online business to, na malakas kumita to, na araw-araw parang hindi niya problema pera. Ano. Kasi parang ang lakas maka-attract sa tao nun eh, sa prospect nun eh, na ako problema ko pera. So gusto ko sumama sa kanya kasi siya naman araw-araw may remittance. Parang ganun. So ganun siya. Thank you very much po kuya. Okay na yan Ate Helen. Balikan natin ulit yan later if ever. So from Sir Ivan, ang question po niya, ano pong system ninyo ng accountability? Yun po yung kung paano ninyo sinisigurado na kumikilos yung mga downlines ninyo. Kasi di ba parang kanina kasi nabanggit mo kuya, parang may requirement ka na dapat pag part-timer ka, may kausap na lima, pag full-timer ka. So do you do monitoring pa ba? So paano nyo po na namo-monitor yung ganun? Actually, may monitoring kami. Pero ako kasi, ang minomonitor ko na lang, core leaders. So ang core leaders ko naman, sila naman na yung nagmo-monitor sa baba nila. So ang monitoring namin, ang requirement, halimbawa, nakarecruit kami ng isang account. Dapat hindi lilipas yung 24 oras. Mapresentahan mo siya ng 15 account. Nakuha nyo? Bago namin pinapahataw ang tao, ang leader namin, inihikayat muna namin na kung dito sa Pilipinas, at least 7 account. Kung OFW, at least 15 account. Pwede nyo i-take note yan para may idea kayo. No? Kasi bakit po? Mas malaki ang taya, mas malakas po humataw. Tanggapin natin ganun. Pag isang account lang yan, parang minamani-mani lang yan yung, ano, yung 899. Eh. Pero kung malaki nilabas niyan, so, mas lahat ng ituturo mo, masusundin niya. Okay? So, ang tawag po namin doon, binibigyan namin ng importansya yung tinatawag na positioning. So, yun ang requirement sa amin. Mas naka-join ng isang account, automatic, within 24 hours, pinipresent namin yung 7 account, pag local. Pag international naman, 15 account agad, VIP package, tawag namin doon. So, kinakailangan makakuha sila ng VIP package. Then, after nila makakuha ng VIP package, saka pa lang namin sila tinuturuan mam-prospect. Doon pa lang talaga yung simula. Kaya sa amin po, makikita nyo, puro 15 account ang goal ng tao. So, maganda kasi, pag nag-15 account ka, may return ng investment agad eh. Diba? Plus, na mindset mo pa siya na talagang advantage yung 15 account. Nakatulong ka pa. Bakit? Kasi mas mabilis siyang kikita ng malaki. Kasi nga, naka-15 account siya eh. Diba? So, yun yung unang-unang requirements namin. Then, para mas mag-active yung mga tao na nare-recruit namin, binibigyan namin sila ng certificate.
through online din. Pwede nyo silang gawa ng 7 headers club, 15 headers club, para yung mga nare-recruit mo is nare-recognize sila, parang yung ginagawa ng office, di ba, may recognition. So, pwede rin naman natin gawin yun. Then, after nun, halimbawa, yung mga kumita ng 10,000, 15,000, 20,000, pwede nyo rin i-recognition. So, para makip yung grupo. Tapos, pwede nyo rin silang bigyan ng goal setting. Goal setting po. So, simpleng mga goal setting lang. Halimbawa, unang buwan nila, magkano ba yung gusto nilang kitain? So, kukumpyutan nyo lang sila mga upline. Halimbawa, nagsabi sila, ako, unang buwan ko, gusto ko kumita ng at least 5,000. O, diba? So, dalawang pairing lang yon. Dalawang pairing, 1-8-1-8 plus yung direct referral, diba? Kailangan lang nila makarecruit ng apat, halos. Ganun, parang ganun kasimple. Tapos next month, yung tinarget nila na sobrang dali, dapat next month, madagdagan ng konti lang. Konti lang. Hanggang sa yung mga leaders mo, nasasanay na na every month, may production sila. Kahit konti-konti yung nadadagdag. Pero palaki ng palaki. Ganun po siya. Yun po yung instruction na binibigay namin sa lahat na nag-join sa amin through online. Yan. Sino pa po may tanong? Yung magtatanong po, mag-unmute lang po. Mag-unmute. Apchi, apchi. Naka-silent ta. Ay, kaya pala. Apo. Ang dami ko nang sinabi, naka-silent pala. Sorry. So, next question po from Francis. Sabi niya, pag na-open na po ang isip ng isang tao, then na-invite na namin, right after, ano po ang pwede namin gawin para ma-convince naman to join? Ano, on your part po, ano yung approach po na ginagawa ninyo? Parang something like that. Oo. Sa akin kasi, ang tinuturo ko sa mga leaders ko, para mapajoin nyo yung tao na ano, is hanap ka ng maraming prospect. Then, parang ano yung tuhog system. Halimbawa, meron kang isang na-close deal, huwag mo muna siya encode, ipakita mo muna dun sa prospect mo na part, eto, meron na akong ano, pay-in na isa. Actually, pag nag-join ka ngayon, is maunahan mo to, tao mo na to. Remember yung system natin, left and right lang yan, dalawang side lang. Maganda doon, part eto, pwede ko na ilagay sa left side mo. Isang side na lang kailangan mo. So, ganun siya kasimple. Kami, ganun kami mag-close deal. So, nagtutuhog system kami, tawag doon tuhog system. So, si upline, mapupush pa na humanap pa ng ibang pay-in para maituhog doon sa tao. So, yun po yung pinakamabilis na paraan namin para magpadala na yung tao. Kasi, pabor sa kanila yun na meron na agad silang downlines, di ba? Kailangan lang i-elaborate mo, explain mo ano yung advantage nila pag may tao sila. At pagka magtotohong system kayo, lagi kayong gagamit ng words na grabe part, power to, iba to. So leader tong ilalagay ko sa'yo. Di ba? So lalaki ang grupo nito para at least makonvince mo siya na unahan niya na yung tao na ilalagay mo sa'yo. Sa amin, ganun lang, apche yung ginagawa namin. So, lagi lang kaming mayroon pambala. Tawag doon pambale. Kasi everyday may kausap kami. Everyday mayroon kaming for pay-in. So, marami kaming pambala. Pantuhog system. Kaya yung pay-in namin, minsan isa lang yan. Sa loob ng one day, ng 2 days, 3 days, nagiging 7, nagiging 10. Kasi nga, di ba, hinahanapan namin ng mga gusto pang sumingit. Gusto pang pumishball, gano'n. Gusto mong patuhog, yan. Oo, yan gano'n. Para tuhog-tuhog sila. The next question daw po. Ano po yung mga specific... Kuya Ivan kasi nabanggit na ni Kuya Raffy kanina na wala silang mga script na ginagamit. So, very organic lang yung approach nila. But let's check the other question po, Kuya. No? Ano yung specific... step-by-step procedure na madalas nagagamit ninyo for a prospect
para maging decided na siya to join? Okay. For example, magkaiba po ba ang approach ninyo for OFW and yung mga local na nandito po sa Pilipinas? Hindi naman masyado. Na wala naman masyadong pagkakaiba, almost same lang. Siguro mas madali lang ma-convince yung OFW para sa akin. Mas madali silang ma-convince na magnegosyo talaga. So, yun yung malaking pagkakaiba nila kasi si OFW atat na umuwi. Ang problema, wala siya ritong trabaho kasi pag-uwi eh. So, pagka pinakitaan mo na negosyo halagang 899 o 9,000, ginagrab nila. Tandaan nyo si OFW, ano yan, meron naman talaga minsan ipon, nakatabing pera, di ba? So, minsan iniisip kasi nila talaga mag-ipon ako para pag-uwi ko, may business. So, nasa sa inyo na lang po, mga onliner, paano nyo mahuhugot yung ipon ni OFW para magtiwala sa inyo, para maipadala at maging business partner nyo, di ba? Ipakita mo na talagang deserve ka na maging upline niya. So ako ganun po eh. Kinakailangan lang ipakita ng mga onliner ko na deserve nila maging upline ng pinoprospect nila. Diba? Ipakita nila masipag ka araw-araw, masipag ka sa online. Kasi nagkakaroon ng comparison up to eh, na kung magjo-join ako sa isang networking company at kung magjo-join ako sa ano, sa ganitong klase ng business, syempre, pipiliin mo saan ka magjo-join, di ba? Magjo-join ka ba sa taong kung mag-post bibihira, 'di ba? Hindi active sa Facebook. Si syempre, kadalasan si OFW talaga nagjo-join talaga 'yan. Sa alam nilang active at pwede silang mabakapan, matulungan din. So, kailangan lang ipakita niyo na ano, sobrang active niyo sa Facebook. Pwede ngang ano eh, yung posting ng iba, kopyahin niyo na lang. Kung wala kayong ano remittance, 'di ba? Oh, edit na lang ganun. Pwede 'yon, walang masama doon. Takpan nyo na lang yung mga pangapangalan ng mga importante. Pwede yun. Tapos ang i-post mo lang na good morning, guys. Grabe, congrats po sa mga bagong nag-join sa Empowered Consumerism. Diba? So, kahit hindi nyo sabihin na nag-join sa akin, sabihin nyo lang, suppose nag-join sa Empowered Consumerism, para nag-join na rin sa'yo yun. At least hindi ka pa rin naman nagsinungaling. Diba? So, okay pa rin yung posting mo. Importante lang, makita talaga ng OFW na talagang super active ka. Super active ka through online. So, ganun siya. So, may factor talaga ng ano kuya, ng consistency. Kasi baka mamaya ngayon ko lang nag-online, kasunod mong online next week na. Or posting mo about new business. Ano eh, mas marami pa yung nagsha-share ka ng mga news or ibang bagay versus yung business. So, consistency talaga isa part of the process yun. So, may follow-up question po si Sir Francis. Okay, paano kapag ang magjo-join gusto na, kaya lang 1/4 pa lang ang hawak niya? What would be the advice para yung hawak niya hindi na magalaw? Then, pwede paano, din na paano 1/4? 1/4 ng 15 account, 1/4 ng 7 account, o 1/4 ng single account? Diba? So, ganito siya. Halimbawa, kung 1/4 ng ano, ng 15 account, kuhanin nyo na. Kuhanin nyo na. Ipasok nyo kahit 3 account or ano. Basta kuhanin nyo, pay-in na yun eh. Diba? Pero kung 1/4 ng ano, ng 1 account. Ng 1 account, pwede rin na naman. Diba? At least may hawak nyo na yung pang-member niya. Diba? Dadagdagan niya na lang. Kesa naman sa wala. Diba? Kasi natatandaan ko dati ako nung mag-join ako dito sa Empowered Consumerism. Sa M Global, 7980, hirap na hirap ako buuin yung 8,000, ha? Diba? So, parang 2,000 muna pinatago ko sa upline ko. Tinanggap naman, tapos, diba, pinatago uli ako 2,000. Actually, 4 times ko binuo yun. Pero tingnan mo, yung ganung hulugan na sistema, yun pala yung isa sa magiging agila ng upline. Diba? So, gawin nyo, kahit na parang hulugan style, kuhanin nyo, ipakita nyo na ano, okay lang yun sa team nyo. Diba? Malay nyo, yun pala yung magpapalaki ng network nyo. Diba? Kailangan lang magaling ka magturo. Ako, sa leader ko po, is siguro sobrang sipag ko lang talaga magturo. And everyday talaga na may dinadala sila, may tinuturuan kami. So, ako, sobrang sipag ko lang talaga mag-motivate din. Yun lang naman kailangan ng network natin eh.
So magturo, mag-motivate, magturo, mag-motivate, paulit-ulit lang po 'yon hanggang sa ano, hanggang sa yung mga leaders natin is makasunod sa tamang online system. So ganun siya. And siguro po kuya, walang problema doon as long as ipakita mo na trustworthy ka din tao. Syempre pag pinagkatiwala sa iyo yung pera, huwag mo gagalawin 'yon para yes, pag dumating yung time na nabuunan niya 'yon, right there and there, ito na yung pinatago mo sa akin dahil samahan na kita bilitay ng package mo. Tama. Yung pagbinigay na niya yung pang-apat. Ate, kasi isang araw na tayong magkita, syempre baka ano, baka may factor. Tama. Na yun, diba? So, make sure lang na huwag kayong papakasilaw dun sa yung sa perang ipinagkakatiwala. Kasi remember, maliit na halaga lang yan as compared dun sa network na pwedeng ibigay ng tao sa inyo kung kinip nyo yung trust niya. Kaya nga niya po pinagkatiwala sa inyo yung pera niya. Ayun. So, yun. Sabi nga ni Kuya Ivan, trust building is consistency. From Billy naman po, saan po kayo nakakakuha ng OFW na prospect po? Yan. So, marami po yan. Pwede ko yung kumuha sa mga page, sa mga group. Yan. So, kami dun po kami naghahanap. And una, syempre, sa mga kamag-anak nyo muna, baka may kamag-anak ka sa abroad, check mo yon kung meron siyang mga kaibigan doon na OFW. Lahat yon prospect. Tapos, pag naubos yun sa kamag-anak, sa kabatch mo, sa kaibigan mo, punta ka na sa mga page. Walang masama doon. So, doon kami nakakuha ng mga prospect. Excuse. At saka sa ano, dagdag ko, Apchi. Sa mga nagla-live. Yan, sa mga nagla-live na international. So, makikita nyo doon mga nagko-comment watching from Italy, watching from Spain, watching from US. Yan. So, prospect din lahat yun. Basta nag-Facebook prospect lang. Oo. At saka maganda kasi pagka may live, halimbawa may live, tapos, di ba, trending yung live. Ang dami nagko-comment doon. Watching from Japan. Alam mo na ngayong araw na to, ngayong oras na to, online siya. Pwede mo na agad i-chat, kausapin ni prospect. Mas masarap mong prospect sa ganun eh. Yung alam mong online yung prospect mo. At least, antemano, makakausap mo siya. Tapos, kung gusto mong ano, mas mapalagayan ng loob talaga, video call. Video call. So, i-video call mo, pakita mo yung mukha mo, legit ako, ganito-ganito. Tapos, pasayahin mo lang, OFW, biro-biruin mo lang. So, ganun lang naman kailangan nila eh. Diba? Ay ate, kamusta ka dyan? Ganun. Ay kuya, kamusta ka dyan? So, ako nga pala si ganito-ganun. Tapos, kwentuhan lang. Kwentuhan. Tapos, nasa sa'yo naman yung kung kailan mo ipapasok yung negosyo. Pag kaya nang ipasok negosyo, pasok mo na. Diba? Tapos, pwede mo siyang ano, ang pagpe-present, pwedeng one-on-one presentation. Pwede naman na group. So, pagtansya mo, hindi mo kaya, huwag mong iwa one-on-one. Gamitan mo ng grupo. So, ipasok mo sa GC kung may GC kayo. Tapos, doon, pwedeng magbagsak ng video presentation. Or pwede rin magbagsak ng ano, copy-paste presentation ng OPP. So, ganun siya. Basta tandaan nyo, pag kaya nyo, i-one-on-one nyo na pagka hindi kaya, group presentation ang gawin. Tama rin yung sinabi ni Kuya na sometimes i-video call mo para mapatunayan hindi ka robot. Tama. Pero ano, Apchi, kailangan lang make sure pag magbi-video call ka, maganda yung background mo. Nasa tamang pwesto ka. Okay. Nasa tamang ano. Kasi minsan pag ano eh, yung ibang distributor nagkakamali, minsan sobrang hyper, di ba? Hindi naman natin sa ano. Pero, alimbawa, ang background niya, basurahan or yung labas ng ano nila, bahay nila na puro basura, di ba? Yung medyo pahirap ang ano, ang background, hindi maganda siya na mag-video call. No? Make sure pagka mag-video call ka, maganda yung background. Kahit naman na hindi sobrang gandang bahay, basta may kurtina lang, maayos lang yung background. Para at least, kasi ang ipe-present natin, online business, negosyo, tapos may kita yung background natin, di ba? Hindi maganda. So, importante yun. Importante po yun. Actually, kaya mga onliner ko. Sige po kuya, sorry. Kaya mga onliner ko, ano eh,
pinapaayos ko yung kanilang mga background eh. Meron silang mga location na kung saan. Ito lang yung online area nila. Pag nagbibideo call sila, yun lang yung kita. At least yun lang yung maayos. Diba? Para at least magmukha naman presentable. No, magmukhang presentable sa ating ano, na pagka binagsakan mo ng 15 account, hindi magdududa. Diba? Okay. Mamaya, bagsak ng 15 account. Diba? Yung background mo. Diba? Hindi ka aya-aya. So, hindi mo rin makukonvince kasi. So, ganun siya. Hindi mo naman kinakailangan magpatayo ng magandang ano, kwarto para lang ano, ayusin mo lang. Alisin mo lang yung mga bagay na hindi dapat makita sa video. Isama mo yung mga dapat makita. Ganun lang. Parang ito lang oh. Yung screen lang na yan. Yan lang yung aayusin mo. Ganun siya. Nung hindi pa nga nagla-lockdown, kuya, marami akong nakikita sa office eh. Yung sa loob mismo ng third floor, pag maraming tao, doon din minsan sila nag-video call. Pinapakita nila doon sa mga partners sila na nasa abroad na ito yung office, at ganito karami tao everyday, ganito yung mga transaction. So, it's also part kasi of building trust na nakikita ka nila, nakakausap ko nila ng video call, tapos at the same time, pinapakita mo rin sa kanila yung business itself. And tama yung sinabi ni Kuya, dapat presentable ka, not just you, but your ano, yung background mo din or yung surroundings mo din. Kasi nakaka-affect yun. Thank you po dun sa tip na yun, Kuya. Sige po. May questions pa po ba? Wala na kasi akong nakita sa chat. Baka may nag-chat sa'yo, Kuya. Nakikita mo ba? Sa akin, wala na. Wala akong makita eh. Any other questions po? Yung iba siguro, kung if you can open na lang your microphone para mas mabilis yung bato ng question. Ito po, apps, may time ba na binibigay mo sa iyong direct referral? Oo, oo naman. Nagbibigay din ako ng ano, ng direct referral. Depende sa iyo. Depende sa iyo. And ano, sa akin kasi ano eh, paano bang pagbibigay ng direct referral? Anong ibig niya sabihin, Apchi? Pwede yung invite ko. Yung invite ko, binibigay ko yung direct referral, gan. Hindi, baka po ano, parang gaano katagal mo, hindi ko rin po alam eh. Siguro gaano katagal mo tinututukan ng direct mo? How much time ang binibigay mo sa akin ba yun? Hindi ko rin po sure actually. Medyo nalito rin ako sa question. May time? Ako kinakausap ko yung ano ko. Kuya, sorry. May time ba na binibigay mo yung direct referral? Siguro yung ano talaga. Okay. Oo, ako ganun. Kasi Spillover. Halimbawa, may prospect ako. Ito ah, lagi ko nagagawa to. May prospect ako, na-online ko siya. Tiga Novaliches. May leader ako sa Novaliches. Pinapasa ko sa kanya. Sabi ko, tol, asikasuhin mo to, pay-in na to. So, samahan mo dyan sa BCO Novaliches, sa'yo na. So, ganun ginagawa ko. Kasi, ano rin eh, pagka kinuha ko yung ano nun, direct referral, parang ano eh, mahirapan ako i-guide siya kasi medyo malayo. So, ipinapasa ko sa leader ko na alam kong kaya niyang i-handle yung tao na yun. So, ganun siya. Nagpapasa talaga ako. Lalo na't malayo. May napoprospect ako malayo. So, pinapasa ko. Nagpapasa po talaga ako. And ang lakas ko rin mag-direct. Alam nyo ba? Kasi ano eh, hindi ako makakapagturo ng pag-direct kung hindi ako malakas mag-direct. Etong buwan po ng June, yung dumaan na ng June, ang na-direct ko po, 19. Wow. Multiple accounts ko yan. Apo, may 3 heads, may 7 heads. Tapos po, nung March naman, ang na-direct ko, 12. Malakas ako mag-direct. Malakas ako mag-recruit. Kasi ano eh, isa sa technique ko, mahilig kasi ako sa drone. Bumibili ako ng mga drone camera. So, naka-add ako sa mga drone, sa mamahaling gadget yun, di ba? So, doon ang daming prospect. Tapos, lalo na ngayon, naka-add din ako sa Hyundai Genesis, sa mga sports car ng two-door ng Genesis. Tapos, naka-add din ako sa Ford Mustang ngayon na ang dami ko rin prospect ngayon na mga naka-Mustang din. Diba? So, ganun, baka meron kayong mga grupo-grupo dyan na kahit sa Honda Click, Apchi, yung motorcycle, naka-add ako doon. Meron akong post doon na nag-trending talaga ng sobra na ipinost ko, ang pinost ko doon, yung kulay orange ko na Honda Click.
Eh, nangyari kasi nasa gilid niya yung Ford Mustang ko. Diba? Parang ang lakas ng dating. Ang pinopost ko lang talaga yung motorsiklo ko, pero nahagip yung Ford Mustang, nag-trending siya. So, ang dami ko na prospect. Ang dami ko talaga na re-recruit. So, ano eh, kumbaga, sa panahon ngayon, pag creative ka, pag masipag ka lang talaga sa online, walang dahilan para wala kang makausap, walang dahilan para wala kang mag-prospect. So, ganun siya. Follow-up lang niya, kuya. Kunwari, ikaw ang direct, spillover lang ba o pati yung pagiging direct apply, yung mismong direct referral, pinapasa mo na rin? Depende. Pag may target ako na ano, na gusto kong magpalaki ng Unilevel store step, hindi ko binibigay yung direct, spillover lang. No. Depende sa mood ko, upchi eh. Minsan, pati yung direct referral, pagka alam kong hindi ko maasikaso tao, binibigay ko na lang. Sabi ko dun sa leader ko, ikaw na talaga bahala dyan kasi pati direct referral binigay ko sa'yo. Diba? So, turuan mo yan pala, tulungan mong magkaroon ng network. Siya. Pero pag alam ko naman na maasikaso ko, kinukuha ko yung direct referral. Akin ang direct referral is spillover. Spillover. Malaking bagay pa rin yun para sa daong. Ako, kuya, may tanong ako sa'yo. Ano? Tumatayo ka pa dyan sa upuan mo ba? Ano tawag nito? Dahil parang feeling ko, maghapon ka may kausap eh. Dahil sa sobrang sipag mong mag-recruit and then mag-monitor ng mga downline mo. So ikaw ba tumatayo pa dyan sa upuan mo sa opisina mo? Ano yan? Tumatayo pa rin naman. Actually, ako yung ang ginawa ko kasi, Apchi, dahil pandemic. Actually, kahit hindi pa pandemic, open yung bahay ko sa mga leaders ko. Kasi ang ginawa ko strategy, eto guys, pakinggan nyo to, sobrang effective to. Ang ginawa ko strategy, nagpalaki po ako ng network dito sa mahabang parang. Ang ono lang po ako, dito sa may Grand Valley. Bakit ko pinili na dito magpalaki ng network? Actually, meron akong rito, 16 na online hub ngayon, na kung saan sila lang yung tinututukan ko talaga. Para at least yung oras ko, hindi ako masyadong watak-watak na kamukha nung iba, ang daming binabiyahe, di ba, ang daming inaalaga. Ako dito lang talaga ako nagpalaki. Pinagsama-sama ko sila para mas madaling alagaan, mas madaling makip, mas madaling turuan. So, kaya mas naging solid din kami. No? And ang ginagawa ko po is pag may bago silang recruit, pinapadala ko rito sa bahay, tinutor nila rito, then ako mismo yung nag-o-orient ano ba yung dapat nilang gawin sa mga bago, ano yung mga hindi nila dapat gawin. Then ako na rin yung nagmo-motivate. Kaya yung bagong onliner namin, talagang grabe. Kumbaga sa baliw na baliw, sabog na sabog, hataw na hataw. Then, tututo ka na lang pa paano siya kakausap ng tao, mamamrospect. Tapos pinagsasama-sama ko sila. Ang laking bagay na may online hub kasi pagka may online hub ka, tipong sa online hub kasi puro positive mag-isip. Ando dun yung mga admin, ando dun yung mga car achiever. Na pag may isinama ka na bagong onliner, kahit hindi malupit, 1 week lang pag isinama mo sa kanila, lumulupit na eh. So nakukuha talaga yung sistema. So malaking bagay po yun. Kung kaya nyo magtayo ng office hub, so try nyo magtayo ng office hub. Malaking bagay yun para sa grupo nyo. And ang laki-laki ng grupo nyo. E naniniwala po ako na kung ano yung nagawa namin, na-build namin, kayang-kaya nyo rin po yun na gawin at baka po mas malagpasan nyo pa. Diba? Nagkataon lang siguro na nakabuelo kami talaga sa online na. Diba? Wala pang pandemic. Sabog na online namin eh. Kaya nung nangyari, nagkaroon ng pandemic, lalong sumabog yung grupo dahil may sistema na. Buo na yung grupo. So, ganun po siya. Ayan, thank you, kuya. May question si Billy, paano daw po yung product movement sa grupo ninyo? Ano to, Billy? For ano ba to? For members na nasa ibang bansa? Kung paano sila nagpapadala? Product movement. Okay. So, halimbawa, paano po yun? Sige nga po, Billy, pakilinaw, paano yung product movement? Kunyari po, apps, yung mga bago po nating member na ginagapang po yung multiple accounts na inaano po yung puhunan po nila. Parang sinacycle po
sa products natin. So madali siya eh. Ang product movement sa amin, posting through online din. Diba? Tapos pinapa-promo din namin, binibenta din namin. Madali lang din. So tutulungan lang rin natin yung OFW na at least ma-dispose yung product. Diba? Parang ganito. Depende kasi sa deal mo eh. Pag kaya mo ibenta yung products ni OFW, eh, tulungan natin sila magbenta. Pero kung kaya ni OFW ibenta yung product niya, ibenta niya yung products niya. Diba? Depende eh. Depende sa'yo at saka depende dun sa nag-join. Kasi kami, may mga dowling kami na pag nag-join, hindi nagpapatulong ng magbenta ng products kasi kayang-kaya nila ibenta through online. Diba? I-post lang nila yan sa grupo ng halimbawa, gusto mo makabenta ng maraming burn slim, pasok ka sa GC ng mga nagpapapayat. Diba? Post ka lang ng ilang comparison ng before and after. Ubos. So, ganun lang din. Madali lang mag-dispose ng product kung tutusin. Diba? So, ganun kami magpa-dispose ng product. Kasi, maraming OFW ngayon magagaling mag-dispose. Sabihin sa'yo, hindi na kailangan na ano, kasi marami silang bebentahan. So, ganun siya. Yeah, thank you, Billy, sa question. Ito po, thank parang follow-up ito dun sa ano kanina, hulugan system. Na-try nyo na po ba mag-register nang hindi pa fully paid yung payment? So, ano pong pros and cons nun? Anong mga consequence nun? Or may advantage, disadvantage po ba yung ganun po yan? Oo, hindi namin nire-register hanggat hindi buo. Kasi ano eh, lugi ka dun. Sa totoo lang. Lahat ng mga member namin, fully paid yun. And nasubukan kasi namin na pagka nag-abono ka, tapos hindi mo naman talaga, kasi sure talaga kung hahataw eh. Unlike pag binuo niya yon, dugot pawis niya, hahatawin niya yon. Diba? Kasi pinaghirapan niya eh. Pero pagka alam niyang medyo easy niya nakuha yung isang bagay, hindi niya pinapahalagahan. So para sa akin, ano, mas maganda fully paid pagka parang kulang yung pera ng tao, ipa-fully paid. Para hindi maiwasan mangyari yon, ang rekrutin nyo, yung maraming pera or yung may pera. Diba? So marami tayong mga prospect sa Facebook na alam nyo kaya maglabas ng 3 account, 7 account. Yun yung unahin nyo na. Kumbaga, iwasan nyo muna yung mga tao na alam nyo medyo tatagal kayo. Ganun. So ayun, for them, hindi nila ini-encourage yung ganun, yung abono system. Siyempre, yun nga, mas malaki kasi yung taya, mas gagalaw yung tao eh. At saka ano eh, ang feedback nun, Apchi eh, kawawa yung nag-abono. Minsan, dun pa magkukwit yun eh. Hindi na nabalik, hindi pa gumalaw. Ah, diba? Tama eh. Sige. Next question, Kuya. Ano po yung for Facebook marketing sa pag-post nyo po ng mga pagmamarket sa Facebook, ano po yung mga do's and don'ts? Ano yung mga dapat iwasan o ano yung mga parang the best advice na pwede nyo pong ibigay for Facebook marketing po? Number one, huwag kayong magpo-post ng negative. Negative picture, negative video, or mga posting na parang may pinapatamaan kayo. Eto, maraming nag-share ng about employee. 'Di ba yung iba ayoko nang ganoon eh, pinapatamaan mga empleyado. 'Di ba? So, ano 'yan eh, tawag ko doon, nagtataboy ka ng prospect. 'Yun yung number one na 'wag niyong ipo-post kasi maraming networker na ano, parang revenge sa mga OFW, revenge sa mga hindi nag-join sa kanilang empleyado, 'di ba? So, hindi maganda 'yon yung parang may pinapatamaan kayo mga empleyado, mga kababayan natin kasi nagtataboy po kayo ng prospect pag ganoon. Mas maganda po i-post lahat halos, inspirational, yung nakaka-inspired. Yan. Or pinaka-the best nga eh, mag-post ka na mag-post, puro pera, puro remittance, puro padala. Diba? Kaysa mag-post ka ng mga negative. So, ganun siya. Sa amin, ganun. Iniiwasan namin yung mga ganun, syempre. Kasi nga, nakakapagpataboy ng prospect. Tumataas ang kilay ng empleyado pag nababasa yung ganun. Diba? Yung mga patama sa empleyado. Diba?
So, marami yan eh. Kung ewan ko kung nababasa nyo yung mga ganun posting. Mas mainam po talaga is magpo-post kayo. Puro inspirational message lang. Tapos mga remittance. Tapos lifestyle. Diba? Pag masarap mag-post ng kotse ng upline. Tapos kung nakakasama nyo upline sa mga banding, maganda po yun. So, kasi ang OFW, ang prospect natin, minsan, naghahanap yan ng ano eh, second family, na yung pwede nilang, kamukha sa grupo namin, maraming nag-join sa grupo namin na, yung iba hindi pa masyado naiintindihan talaga yung negosyo, nag-join na kasi ano eh, sobrang saya, pinapakita namin, meron kami mga boodle fight, kasi diba, hindi naman pwedeng kumain ngayon sa labas, boodle fight lang kami. Then, ginagawa lang namin masaya yung pag-online talaga. And sobrang, kailangan mo lang talaga, sobrang active ka lang talaga. No? Saan ka man lupalop naroroon, basta active ka talaga, ipakita mo, maganda yung negosyo mo, maganda yung produkto mo, maganda yung kumpanya mo. Diba? I'm sure, hindi naman ano yung mga prospect natin para hindi mag-join sa'yo. Ganun siya. Yun. So how about ano naman kuya? Yung kung kanina yun yung mga iiwasan. Ano naman yung anong tawag nito? When you ano po, when you promote, sabi mo kasi kanina hindi kayo masyado on promoting products eh. 'Di ba? Parang packages ganyan. Pero advisable ba kuya yung halimbawa nasa prospecting stage ka tapos tinatag mo yung mga friends mo na pinaprospect mo. Is it advisable or is it no-no yung ganung sistema? Parang itatag mo silang lahat para makita yung post mo. Anong ano po nun? Anong dating mo? Ang tinatagan lang namin, eto, ang tinatagan lang namin, yung mga positive prospect namin. Pag alam nyo pong negative prospect, wag nyo tatagan kasi sila yung number one magko-comment ng negative doon. Iwasan nyo po yun. So, ang tinatagal lang po namin yung mga alaga natin na almost for pay-in na or undecided pero maayos naman sila kausap. Diba? So, sila yung mga dapat yung tagan. Number one, bakit yung tatagan? Babakuran nyo na rin kasi yun eh. Na para madaanan man ng ibang networker o ng ibang member, makikita nila, natatagan na pala ito ng ano. Diba? So, parang nakikita nila, nire-recruit na ng isang ano. So, ganun siya. Yun yung isang number one na ano namin doon. And importante, na-update yung mga positive prospect nyo sa activity mo, sa mga posting mo. Diba? So, ulitin ko ha, wag nyo lang tatagan yung mga alam nyong negative na prospect mo o yung ayaw na prospect mo. Kasi, sila yung number one na magko-comment ng bad doon, ng negative doon. Ang tinatagal lang natin, yung mga alaga na natin na halos mag-member na. No? Na inaalagaan yun na kinakailangan na update sila sa team mo o sa activity mo. So, ganun siya. And maniwala ka sa akin, pagka sobrang sipag mo talaga na nakikita nila, mag-join at mag-join dyan yung mga prospect natin. Pag nakita talaga, consistent ka. Diba? Hindi yung unang linggo ka lang magaling. Diba? Tapos pangalawang linggo, wala ka na. Kailangan tuloy-tuloy lang talaga. Kaya nga sabi namin, ang pag-online, kung tutuusin, madali naman talaga to eh. Huwag ka lang talaga mainipin. So, yun lang po. Tandaan nyo, hindi naman agad tayo magbo-boom dito. Kasi hindi rin naman ako nag-boom dito agad. Tsatsagain lang talaga natin itong pag-online. So, ganun siya. Parang, ano eh, sa simula, sabi nga ni Kuya, tsatsagain mo. Pero once matagal mo na kasing ginagawa, very natural na yung prospect na mismo ang lalapit sa'yo. Especially okay. Depende po sa posting. Okay. Nga, kung sasamahan mo ng consistency ng posting mo, yun. So, lagi nakikita ng mga tao na ganyan pala si ano no si Raffy, parang everyday may pay in, everyday may mga nag-join sa kanya. So, nakaka-create po ng interest yun sa ating yes. Mga friends sa Facebook. Yun. So, next question, Kuya. Yung keeping po ng mga downlines ninyo, ano po ang maipapayo nyo kapag pure online lang po? Paano yes, kayo nakikip pa sa online, Kuya? Apo, lahat ng mga leader namin, nakikip namin yan sa pamamagitan ng GC or group chat. Okay? Dapat meron po kayong members, group chat, at saka leaders na group chat.
tapos prospect group chat at saka mga ano training group chat. Iba-ibang group chat po 'yon na kung saan nasesegregate yung ating mga prospect at saka yung mga invite at saka yung mga member na. No? Then meron din tayong tinatawag na bonding group chat kung saan na sa bonding group chat kahit ano pwedeng pag-usapan doon kasi bonding lang yun eh. 'Di ba? May time tayo ikaw at ang mga members mo sa iba-ibang bansa na makapag-bonding doon, makapagkwentuhan ng kahit hindi about sa empowered. Tapos meron din tayong training doon. Training naman syempre pag-uusapan doon, more on training lang. 'Di ba? Then meron din tayong tinatawag na invite. Ang pinag-uusapan naman doon sa mga invite sa mga prospect is about yung presentation lang. Okay? So, yun yung mga GC namin na bumubuhay sa mga prospect natin. Plus, may tinatawag tayo na secret group. Ito po yung secret group. Sa secret group, gagawa kayo ng secret group. Doon yung ipapasok lahat ng mga members nyo. Ang tangi lang pong makakakita ng secret group na yun is kayo at saka yung mga members na nandoon. So, doon naman kayo magbabagsak ng pangkalahatan. Paano pangkalahatan? Products, doon ibinabagsak. Lahat ng products natin. Lahat ng update about sa products, doon ibinabagsak. Lahat ng update about company, doon binabagsak. Lahat ng update about technical, doon rin binabagsak. Parang yun yung pinaka, parang ano nyo, parang mother, ano nyo, mother group. So, tapos doon rin kami nagre-recognize, yan. Doon namin pinopost yung mga, actually yung mga 7 headers, 15 headers, plus yung ano, yung mga top 20, ganyan. Sa team namin kasi may top 20 rin eh, na per second, third quarter, hanggang fourth quarter. So, doon, nakikip talaga. No? Parang yun yung pinaka ano nyo, yun yung pinaka company o yung grupo na doon sama-sama talaga lahat. Kinakailangan lang, syempre, active tayo lahat doon. No? Magpo-focus po kayo doon. No? Parang ganito, Apchi, makakatulong kung may core leaders kayo na ganitong araw, si ganito magpo-post, ganitong araw naman, ito yung magpo-post, para lang maging active, tapos iba-iba yung nakikita nilang admin na nagpo-post doon at nag-aalaga ng team. Ganun siya. Ayun, maganda yung tip ni Kuya na yun, ah. So, I hope you were able to take note, Ate Eloy. At saka, Apchi, madagdag ko lang training. Napaka-importante ng training. Marami tayo naman magaling na speaker na training. Sa GC naman, is kailangan lang tayo mga leader, masipag tayo mag-post ng mga training. Halimbawa, Monday si Sir Georgian, NDO ni Sir Georgian, tapos sunod na ano naman NDO naman ni Sir Arnel, 'di ba? So parang office din na meron kang itinatalagang mga speaker na magagaling na makaka-motivate sa mga leader natin na hindi sila mag-quit, hindi sila bumitaw at lumalim yung pagkakaunawa nila sa negosyo na ginagawa natin. Ganun lang din, kinakailangan lang talaga sobrang sipag natin na mag-alaga at mag-post. Ang maganda nga sa online, Ate Chi, hindi mo na kinakailangan maging magaling magsalita. Kasi sobrang daming magagaling magsalitang mga speaker na leverage tayo doon. Kinakailangan lang, kuhanin mo na lang mga video nila. Ilagay mo na lang doon sa mga GC. O, kinakailangan lang, sabihan mo lang yung buong grupo mo na, guys, please watch this. Kailangan po, matutunan natin to. Para bigyan nila ng time talaga na panoorin. I'm sure pag napanood nila yon, talagang lalalim yung ano. Lalalim sila at hindi sila basta-basta mag-quit. Kaya naman maraming humihintong OFW kasi minsan yung upline, hindi na ibibigay yung mga kailangan nilang information. Yun lang naman yun. Mm-hmm. Pero pag ikaw yung upline na mabilis ka magbato ng information sa downline mo, ang buong grupo mo nakikip mo. Ganun. Tapos transfer lang yun. Lahat ng natutunan mo, transfer mo lang lahat. Turo-turo lang. Yeah. Thank you, Kuya. Sige po. Meron pang additional question?
Sige, habang wala pa po nagtatanong, isa po sa ano, siguro po na na-realize ko po dun sa mga tinuro mo ngayon, Kuya Raffy, is that sabi mo, based sa'yo, madaling mag-recruit online. But ang bottom line is, huwag tayong mamumrospect o magre-recruit kung yung tao na re-recruitin natin online, hindi natin mabibigyan ng time. Kasi sabi nga ni Kuya, magre-recruit ka ng 10 everyday, or mag-befriend ka ng 10 everyday. What if mag-join yan lahat pero hindi mo mabibigyan ng time? Sayang din. So, dapat yung kilos mo, sabi nga ni Kuya, madaling mag-online. Basta kailangan lang may time ka tsaka consistent ka. Kasi kung wala ka namang time, hindi talaga magiging effective sa'yo yung pagmamarket online. Kasi utay-utay yung trabaho. Parang putol-putol yung trabaho. Pero kung consistent ka at may time ka talaga na gawin yun, tutukan yung mga lahat ng inquiries, tutukan mo lahat ng mga nagbabato ng questions sa mga group chat, yung mga downline mo na may mga tanong, mga prospect mo na gusto makipag-usap or kwentuhan and then talk about the business. Dapat marami kang time. Kasi yes. pag wala ka rin namang time, tapos pipilitin mo makarecruit ng 10-10 everyday, sayang yung market, sayang yung prospect. Tama. Sige po. Any other questions po? Wala na nagtatype eh. Wala na po bang magtatanong? Or microphone na lang? Para marinig naman po yung boses nyo. So ako personally Kuya, all the while akala ko meron kayong ginagamit ng mga script and whatsoever. It's very surprising na ano, very organic pala yung approach nyo. Talagang ang dami nagtatanong sa amin na akala nila nagbo-boosting kami. Nag-trading kasi ako mag-boosting dati. So pansin ko lang, ano eh, napupuno lang yung inbox ko, hindi naman quality yung mga prospect. Mhm. 'Di ba? So parang yung mga quality prospect mo matatabunan. Kasi nag-boosting ka. Sayang naman. So, parang ano lang, waste of time. Parang mas nasanay ako ng ganito eh, na kahit kakausap ako ng 10, at least nasusort ko naman agad doon yung mga positive prospect. Correct. Diba? Aliba, namrospect ako ng 10. Pag magaling ka mamrospect, ang positive agad doon, 6. Ang magpipay in doon sa 10, matitira doon, sure, 3. Di ba? Eh kung meron kang 3 everyday, edi, ang laki nun. Kailangan lang masipag ka, tapos tuloy-tuloy lang. So, may question po dito, although medyo na-touch nyo na to kung topic na to. Kung tinatanong nyo po kung nakakatulong po ba ang boosting sa mga baguhan? Wag na lang muna. Mag-organic na lang muna kayo. Kasi una, number one, mamumuhunan pa kayo dyan. Diba? Tapos yun nga, sabi ko nga, dadami lang yung message nyo sa ano, sa inbox, pero hindi siya quality. Para sa akin, mas maganda yung ganyan na sanahin nyo yung mag-approach kayo ng ano. Kasi lahat naman tayo may skill sa pakikipag-usap eh. So, lahat naman tayo almost friendly. Diba? So, dati ang hirap mam-prospect, ngayon madali na lang. Kamustahin mo lang, kamusta yung COVID dyan? Kamusta yung quarantine dyan? May topic na agad kayo, di ba? Dati, para lang makausap ko yung OFW, ba-background check ako sa wall niya, ano ba hilig niya, di ba? Tapos doon ko siya kakausapin sa hilig niya. Ngayon, hindi eh. May isang topic tayo na po pwedeng lahat pag-usapan. Ano yun? Yung COVID. Di ba? Kaya marami siguro kami sobrang na prospect kasi lahat ng OFW, topic namin COVID, tapos paulit-ulit na namin ginagawa. So, talagang master na master. Di ba? So, ganun siya. Kailangan lang talaga sobrang ano, sobrang pag mag-online ka, hindi po pwede yung mag-online ka lang ng saglit. Kailangan bibigyan mo siya ng oras. Na kami, ako po, ang grupo ko, lagi ko tinuturo ang prospect lumalabas madalas sa madaling araw. Kaya mapapansin nyo kami, talagang puyat kami, sacrifice talaga. Kasi totoo yun eh, ang OFW, lalo na pag mag-market ka ng US, ng Europe, adjust ka sa oras. Adjust ka sa oras. Hindi yung prospect mag-a-adjust sa'yo. Ikaw talaga mag-a-adjust para makarecruit ka. Diba? Then, yun nga, masipag ka lang talaga magbigay ng mga tamang information para ano, para
mas lalo lumago yung network. Siguro, Apchi, last one question na lang, no? Ay, oh, sige po. Si Dave po, ay ano, question, Dave? Hello po, Vergara, kapatid. Apa. Hi po. Guro po ako. Guro, ayun po. At tanong ko lang po, as pinaka-top leader po, siyempre kayo pinaka-leader ng team, no, as tumututo kayo sa online, ano po yung makapagbibigay po ba kayo ng pinaka-top na support nyo as a online na? Yung mga ginagawa yung support, ha? Ano po yun? Kahit mga ilang ano po. Okay. So, ako naman, ang support lang na binibigay ko talaga. Dati kasi nung nag-start ako, namumuhunan ako ng apartment. Ako nag-uupa sa apartment. Tapos yung mga onliner na bahala dun sa bills para meron silang shoulder. Kasi ano, hindi po pwedeng shoulderin lahat ng upline. Kasi pagka, ginawa ko na rin kasi dati sablay eh, na shoulder ko lahat ng bills, ang ginawa ng mga leader ko, hindi siniseryoso yung pag-online kasi wala silang bills, wala silang gastos. So ang ginawa ko, sabi ko, mini-meeting ko sila, sabi ko, kung gusto nyo humataw, mamili kayo anong gusto nyo shoulderin. Meralco bills, tubig, o yung upa. Ang ipinili nila yung Meralco bills, mas pabor sa akin kasi mas maliit ang upa, naka-fix. Ang Meralco bills, habang dumadami onliner, lumalaki ang kuryente. So, parang ganun. Yun yung una kong mga support na ginawa. And, yun po, pinaka-ano sa upline is motivation talaga. Sa grupo ko, minotivate ko lang talaga sila na mag-network tayo ng matipid. Siguro ako lang yung nakapag-establish ng ganito kalaking network ng hindi kami gumagastos ng bongga sa kainan, sa ano. Hindi eh. Minotivate ko yung grupo ko sa ano na pwede kayong magpalaki ng network through online lang nang hindi kayo gagastos. Kasi nakikita ko yung ibang mga networker. Talagang gumagastos ng todo. Ang nagiging feedback kasi sa akin, yung mga leader ko, pag nakakakita ng gastusan, umuurong. So walang gusto maging leader. So kaya ang ginawa ko, binaligtad ko. Sabi ko ganun, pwede tayong mag-create ng grupo, ng malaking grupo through online nang wala naman halos gastusan na malaki. So kaya ang ginawa ko, sure, kung gusto nyo ng ganitong sistema sa grupo, is nagsishare-share yung mga leader. So ganun po siya. Alimbawa, dito sa office hub ko rito, pag gusto nilang madagdagan yung electric fan, aambagan sila. Alimbawa, ang onliner ko dyan is 20. Mag-aambagan lang sila, tag-100. 2,000 po yun. May electric fan na sila. Diba? So, tinuturuan ko sila na maging ganun para yung kikreate nilang grupo, walang matatakot na maging leader kasi minsan ang nagiging ano ng tao, ayoko maging leader kasi ano yung gastos pala niyan. Diba? Parang nagiging komplikado yun pala yung nagiging hadlang para maging mag-step up sila. So ako iniba ko, sa grupo ko, hindi ko sinasagot yung ano, yung lahat ng gastusin. Nag-share lang ako konting-konti, tapos sila nang bahala. Tinuturuan ko sila maging independent at kung paano rin nila mapapalaki. Kaya lumaki yung team ko ng ganun na walang upline na takot na maging upline kasi gumagastos ng bonggang-bongga. Diba? So, kaya rin natin yan. And maganda yun, ma-practice nyo rin. Kasi nga, parang sa amin, pag nagmi-meeting kami, kahit wala pang COVID, yung ibang team nakikita ko sa Starbucks, diba? Kung saan-saan nagmi-meeting. Kami nagmi-meeting po kami. Dito lang sa bahay ko. Libin kopi lang. Diba? Libin kopi lang ang iniinom namin. Minsan nga, nagpapa-meeting ako, hindi talaga ako nagpapakape. Tubig lang, kachi, malamig. Minsan di ako nagbibigay pag dito sa bahay ko. Kasi ang katwiran ko, hindi naman yung iinumin o kakainin ng pinunta nila rito. Kundi yung update, yung knowledge. Diba? So, para sa akin, ganun. Nag-share ako konti lang, tapos depende pa sa ano, sa gusto ko. Depende pa sa gusto ko. Kung okay sa akin o hindi. Ganun. Thank you po. Sige.
sige. Thank you very much po, Kuya. Yun lang, sayang kasi meron pang ano eh, may kasunod kasi na meeting si Kuya Raffy, kaya medyo kailangan nating i-cut short yung kanyang discussion. So, but anyway, with that 1.5 hours na nakasama ka namin ngayon, Kuya, very thankful po kami sa lahat ng tips na binigay nyo, sa lahat po ng sagot nyo po sa mga tanong namin. And sana po, ang wish namin next time, magkaroon po tayo ng part 2. Kasi feeling ko, meron pong mga iba dyan na hindi pa nailabas yung kanilang question, baka nahihiya pa. But we hope to get another session with you soon, Kuya, para po sa mga follow-up question. But syempre po for tonight, in behalf of our team, nagpapasalamat po kami na kami po pinaunlakan nyo ngayong gabi. At salamat po sa lahat ng mga itinuro po ninyo. Ayun, para may pahinga ka pa bago ka sumabak sa iyong next meeting. Apo. Thank you very much po, Kuya. Apo, yan. Kachi, pwede ba mag-promote? Yan, promote lang po. Ako. Go ahead po. Ano po, guys, pa-subscribe po ng YouTube channel ko, Rafael Vergara, yan. So, nando dun yung mga video ko. Tapos yung mga video ko ng presentation, yung ginagamit ko ng mga pang-present, nando dun. Pwede nyo kopyain. Wala naman number yon. Pwede nyo i-download din. Tapos mga training, nandoon din yung mga ginagamit namin na training. Meron kasi kami mga short NDO training doon na ginagamit. Na yun yung effective na ginagamit namin sa mga prospect namin. Pwede nyo siya i-share. No? Subscribe nyo po, Rafael Vergara. Wow. Thank you sa inyo lahat. And tuloy-tuloy lang tayo. Thank you po, Aplenchi. Thank you po thank sa inyo lahat. Thank you po, Kuya. Salamat po. God bless po. And regards po kay Mrs. Bye, yes. Bye-bye. Bye-bye. Bye po, Kuya. Thank you.